Morning, so dito ako ngayon sa tropa ko na kasi wala akong gawa ngayon, nasa tropa ko na electrician, auto electrician. Dito ako pumupunta pagka wala akong tanggap. So, ang topic natin ngayon, yung battery. So mga kamaster, paano nyo malaman kung yung battery nyo kulang sa karga o low bat o nag-charge? So ang battery ni Bossing ngayon, yung tiniting 8, yung mo, parang luma na to eh. Okay, pero parang ano to, anong brand ito? Ayuya, okay. So, kinumpahin dito dahil hindi na nag-charge yung alternator ginagawa ng tropa ko. So, paano malaman yung battery kung ito ay gumagana o hindi? Una, kumuha tayo ng ito, tester. Ito, dala ko yung tester ko dahil magbablog ako sa araw na to. Ano tester yan? Yung ano lang, mga makikita mo yung karga? Oo. Dito kasi, wala itong bayad ha. Para mga kaibigan to eh. So, titest natin kung anong karga. Kailangan meron ito. Kasi digital. Yan, Sanwa tester. Okay? Digital. Ikot mo lang sa bolt. Yan. Okay? Tapos, yung pula, dapat sa positive. Tapos, yung itim, dapat sa negative o body ano ground. Ano ba yung battery mo yan to? Ano yan? Maganda? Maganda yan. So, matagal na yan. 3 years na yan. Ah, 4 years. Hindi kayo parang papalit? Hindi ba? Anong battery yan? Battery ng, ano, yan. Malaki yan to, battery niyan. Anong yan? Yan. 12 volts lang to. So, naka-volts tayo. Yung itim sa ground. Ito, ground. Yan, negative. Malalaman yung ground, negative siya. Yan, minus. Pero pula lang yung wire. Huwag yun na isipin yan. Yung wire, nakadugtong lang sa, ito, nakabody. Ito, nakabody ground. So, yung body ground nyo, siguraduhin nyo na dapat walang kalawang. Tapos, makapit. Ba't dapat yung kapit niya. Okay? Dito. Ito yung positive. Walang ano yan sa coding, wala na yan sa Pilipinas. Yung mga coding niya, wala na sa Pilipinas yan. Lalo na kung medyo yung sasakyan natin ginagamit natin hindi naman bago. Mahilig ang Pilipinas sa save on repair Save on repair. Okay? Okay? Kukunin natin yung voltage niya, kaya yung sinabi ko kanina kung aandar ba. Yan na yun siya ito. Ito na, yung 12 volts. Tingnan natin. Yun, malakas naman pala. 12.79, aandar yan, one click. Aandar yung sasakyan. Pero pag yan ay 12 lang, o di kaya 11.5, 12.1, medyo hirap na ang sasakyan yan. Pag full charge naman, dapat 13. 14.6, yung mga bagong sasakyan, dapat aabot yan ng 14.6. Pag nag-open lahat, ilaw lahat, binuksan, dapat nasa 13.7 yan. Hindi bababa. Kahit mag-flasher ka, ang magpapalit-palit, yan lang dulo. Pero ito, steady yan. Dapat ito lang magpapalit-palit. Okay? Bababa, tataas, bababa, tataas. Kahit naka-AC on ka. Okay? So, isusubok naman ng aking friends yung kanyang tester. Ba't sa akin, mahina na battery niyan? Uy, iba ang reading sa'yo. Anong klaseng tester to? USA yan ah. So medyo sakit natin. Nawawala. Sige. Ayusin mo. Totop mo. Hindi akin yan. Sa'yo ito. Yan yung sa'yo. Ground yan. Tapos ayun pala. Yan. Pero pag binalit ako ng bagong battery. Yan. Na ganda. Na nagto-12. Oh, may popo. Magiging faulty pala. Pag binasa mo yan. Magkaiba ang basa. Sa itong klase na tester. Dito to. Alam mo magamit ito? Dito, sa akin, Sanwa, 12.7 ang ating basa. Eh, ito to. Paano ba ito magamit? Sa isa, tatlong tester. Saksakan mo na. Positive, negative, oh. Eh, hindi ko nga maano yung ano eh. Ito ba? Eh, wala rin eh. Saksak mo na yan. Oo, tinisting ko na yun eh. Ayaw kumana? Hindi nagbabago eh. Ay, sira ang coil nito. Ay, hindi, ano pala yun, digital. Sige, tusok mo. Tingnan lang natin guys yung ano, basa ng isang tester. Ito to. May testing kami. Ito yung ground, no?
Sige. Oh, wala oh. Teka lang. Hindi binasa. Ay, hindi pa sasakyan to. Hindi yan pang sasakyan? Okay, balik. Okay, tusok mo daw. Oh. Ay, wala eh. Oh. Wag, wag. Kasi ito, pwede ka mag-boilong, pwede maghina. Oh. Sige lang. Yan, yan na. Yan na yata. Sige. Oh. Tingnan mo. Wala eh. Hindi binasa. Sige. Ay, hindi. Sira na yung ano. Sira na yan. Yan sa loob oh. Iyon nga yan. Nakikita mo. Sira yung ano. Pero pa ako isan yan. Malaki. Galing talaga yung sa... Ito ang ano. Accurate naman to. Pero yung akin. Ito ba to? Pag pinalitan ko ng battery to. Yung sa'yo, 3 digit lang. Hmm, pwede yan. Pag pinalitan ko ng bago. Yan, nagbabago. Yan, nagtutwelve. Yan, yan. Ito ganyan yan oh. Okay. Ganun po ang tamang checking ng ating battery. Dapat merong kayong tester. Tapos, kung pwede rin kayong gumamit ng test light. Kung wala kayong tester, may test light naman kayo, handmade, pwede kayong mag-testing. Okay? Pwede nyong ilagay dito sa ground. Ito, ground talaga to, yung clip. Ground, tapos ang itong dulo, yan, ito ang gamit ko, 12 volts. Pero parang nasira na, pero hindi naman. Hindi ako bumili sa Lazada, gumawa lang ako ng sarili kong akin. Okay? Testing natin. Yun, umilaw siya. Yan, medyo maliwanag talaga. Pero pag yan ay low, mahina ang battery, mga ganyan lang kalakas ang ilaw niya, no? Pag mahina ang battery, ganyan, mahina lang talaga. Yan, hindi talaga lalakas. Mahina lang yan, ganyan. Pero pag ito ay malakas, yan, bumabasa kasi ito ng 5 to 4 volts, bumabasa siya. So, okay, tatanggalin na natin. So, pwede rin kayo mag-testing ng ground dito. Yan, flip lang kayo sa ground dyan, body ground. Kung malalaman nyo na may ground ang body. Pag walang ground ang body, pag i-testing nyo rito, hindi iilaw to. Hindi iilaw yung ating test light. Pero pag may ground ang body, sakto ang ground, may ground dito, tapos may ground dyan, sa body, diretso. Okay? Pag ikabit mo to sa body, pag i-testing mo dyan, yan, iilaw yan. Marami nagtataka. Bakit? Hirap na hirap yung sasakyan nila. Hirap na hirap pa andarin, hirap na hirap pa ganahin. Ngayon, hindi nila napapansin. Good naman lahat. Nakikita nila, good. Good yung fuse. Tingnan nyo muna dapat yung fuse. So may mga relay. Tapos yung fuse yan dun sa ilalim. Ayun, tingnan nyo muna. Kung good yung fuse, tapos yung relay, tingnan nyo yung pinaka clam. Yung clam kung hindi maluwag. Okay, yan, katulad nito, maluwag siya oh. Yan, dapat hindi siya maluwag ang clam. Okay? Tapos bukod sa hindi maluwag, yan tanggalin natin. Bukod sa hindi maluwag, dapat malinis 'to. Yan, malinis dapat 'yan. Tapos itong kabila malinis din dapat. Okay? Tapos yung dugtungan niyo ng ground, yung kinabitan niyo ng ground, dito kasi ground 'to, dapat malinis 'yan. Malinis siya dapat, laging kung makita mong medyo may kalawang na, tanggalin mo. O DIY ka na lang, tanggalin mo. Pwede mo siyang isprayan ng WD-40 o di kaya lilihaan. Same. Si Bossing nagdagdag na siya ng ground. So nag-ano na siya, nag-take advantage na. Nagdagdag na siya ng ground. Pwede ka magdagdag ng ground, DIY mo na naman. Pwede ka magdagdag ng ground, chassis ground, dalawang klase. Meron tayong in chassis ground. Meron din tayong engine ground, engine block. Dito, pwede kang maglagay ng ground sa body, yun, sa ilalim. Pwede kang pumili dyan kung saan ka maglagay ng ground dun sa, yan, sa dugtungan ng transmission. Pasensya na kayo, maingay dito kasi maraming sasakyan. So, ngayon, tinanggal lang aking kaibigan yung alternator. Dito nakakabit. Tinanggal na yung kaibigan dahil papalitan ng bago. So, tingnan natin mamaya yung next update kung nagkakarga na ba siya o hindi pa. So, yun ang basic muna sa pag-checking ng battery. Dapat meron ito. Paano i-check kung lobat na siya o gumagana pa o hindi na. O kailangan lang siyang i-charge. O kailangan lang siyang palitan. O higpitan yung mga grounding. Grounding tsaka positive. Ito kasi... positive to, papunta na to sa starter tapos sa alternator, dalawang supply, papunta sa fuse. Okay, so mamaya guys,
isusunod naman namin yung ating charging system.